Noong time po na yun, siya po talaga yung nagparamdam na, ano, na special talaga ako. Oh. Dahil sa estiko? Kasi po yung mga bagay po na parang first, siya po yung gumagawa. Like yung nga po sa family ko, tapos yung mga efforts. Siya po yung unang gumawa. Estiko. Yeah. Parang po kasi sa akin, pag naliligaw, kailangan din, ligawan din yung magulang. Oo, oh, naman. Tama naman. Tama naman. Ang bait-bait mo naman. Para mas makilala ka din. Napaka-bait ito. Oh. Resource. Wala ka na bang balak mag-pari na ulit? Or ano? Siguro hindi po para sa akin. Yeah. Hindi para sa akin. Tsaka kaya nga siya naghahanap ng kadate ngayon. Oh, yes! Hindi, kasi na kaya natanong ko kasi yan din ang gusto sa akin ng mga ng parents ko dati. Oo, si Jong. Oo, na magpare. Sabi ko, nung bata ako, inisip ko, napaka-naughty ko eh. Napaka-kulit ko eh. Hindi nga ako pumapasok sa school dati, nagkakating ako eh. So hindi ko natupad yung mga pangarap ko na, yung pangarap ng mga magulang ko sa akin na magpare. Pero sabi ko, kung talaga yan ang gusto nyo, sige, gagawa ako ng paraan. Ayun, nung lumaki, nag-anak ako ng mga binyag. Maraming binyag. Oh. So, ang tawag sa akin, pare! Pare! Ayun! Pare! Pares! Hintay kami! Pares kaming shock ni, ano, Chrysostomo Jong! Parang iba yung narinig kasi namin. Sabi niyo, kala ko, madami daw siyang... Hindi, kasi nga gusto naman akong pare. Ayun ba yun? Ayun, kaya pare ka na, pare. At least natupad ko yung pangarap ng mga magulang ko. Yeah. Ayun, kumpare kita, di ba? Kumpare. Kumpare ko din siya. Kala ko kasi nagpunta ng Africa. Bakit? Nag-safari. Safari! Panlalayo pa siya. Nagpunta Africa. Pwede naman sa Apari. Bakit? Apari. Apari! Malapit. Ay, pero ha, yung pagiging isang pare, kailangan ng dedikasyon talaga dyan. Ooh. At alam ni Chrysostomo yeah. yan, di ba? Yeah. Alam ko kailangan mo rin mag-aral dyan, di ba? Matagal na pag-aaral. Matagal din. Para hindi biro yeah. din, no? It's really dedication. Oras, yes. Saka po, ano, parang hindi ka na masyadong makakalabas sa kumbento. Yeah. Siguro, bakasyon lang, ganun po. Tapos walang cellphone. Okay. Alam mo, kunyari nga kayo yung nanay ko tsaka tatay ko. Ano no? Tapos gusto ko maging pare. Na, ikaw na nanay tatay? Sino ko? Ha? Sino ko? Ikaw yung bell. Ikaw yung dambana. Ikaw yung dambana. Kunyari, pipilitin niyo ako maging pare. Sige, halika na. Anak! Diyos ko, napakabait nitong anak ko. Sobra, darling, sobra. Diba? Kaya ang tingin ko... Gong! Wala naman sa timing ka! Nag-uusap pa kami! So, dali lang. Kasi mo sabi ko kampana. Oo. Oh. Bakit parang pang ice cream to? Pang sorbetes? Oo. Anak. Anak, sa tingin ko sobrang kabaitan mo. Feeling ko tinatawag ka na ni Lord. Huwag naman! Huwag mo naman tinatawag ni Lord. Baka kunin na siya. Hindi, tinatawag ka ni Lord in a good way. Mami, natatakot naman ako dyan sa sinasabi mo. Hindi, tinatawag ka na ni Lord in a good way. Teka lang, hindi pa tatawag ng tanghalan. Huwag ka mo naman gong. Ete, ako na mag-explain, honey. Sige, sige. Angelus name. Anak. Kasi ako sa totoo lang gusto ko maging pare. Pero dahil lang nakilala ko yung... Hindi siya mahal! Ha? Bakit? Ba't tumalik ka? Pero anak ko to, ang gusto namin ang asawa ko, magpare siya. Hindi nyo alam ang mga namagitan sa amin. Anong ibig sabihin mo? Nakaako ka sa dambana, sinabi mo sa Panginoon na akong nakatadhana. Tapos ngayon sasabihin mo, papasok ka sa loob ng simbahan at ako'y may iiwan sa labas. Nangako ka na sa sandaling pumasok ka simbahan, kasama mo ako doon at papaspasan tayo para magsama habang buhay. Narito pa nga ang ating flower girl. hindi siya flower girl. Papasok po ang sisa. At ang ring bebe. Ring bara. kaya nga si pinapaliwan. Kampana ako. Alak, ano ibig sabihin nito? Sinong babaeng yan? Si Sisa. Ano si Sisa? Ikaw si Sisa. Hindi ako si Sisa. Sino ka? Ako yung sista. Sandali! Yes. Anak! Oh. Bakit? Ano bakit? Diba ang bait-bait mo? So pag sumama sa akin, walang iya. Salbahe, pag sumama sa akin, salbahe. Ay, di. Ang alam ko, tinatawag na siya ni Lord.
siya. Kung tinatawag siya ni Lord, ba't hindi ka mauna para alamin kung bakit?